Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si January Bautista, isa sa mga CEO Marketing Director ng International Marketing Group na nakabase po dito sa Israel at bilang isa ring OFW. Maaaring pinasahan po kayo ng video na ito at in-invite sa lecture ng IMG. So ang short na video na ito na isishare ko po sa inyo ngayon ay kung ano ang mga expected na matutunan ninyo sa IMG. So bibigyan ko po kayo ng summary. Unang-una po, ano ba itong IMG? So unahan ko na po kayo. Hindi po ito networking company na bibintahan namin kayo at uutusan na magbenta or uutusan na mag-recruit para magbenta. Ang IMG, consider mo na parang isang school. Isang school na nagtuturo ng tinatawag financial education program. So sa school po kasi alam natin hindi naman tinuturo kung paano yung tamang pag-iipon, paghahanda ng future natin, pagtitibit, kumbaga tungkol sa pera. So hindi po yan tinuturo sa school. So ang IMG, ginagawa niya na po yan. Hindi lamang po ang IMG. Okay, so itong Bangko Sentral ng Pilipinas, BDO, Department of Education, sila po ay nagsama-sama para i-promote yung tinatawag ng financial literacy program na kung saan 16 years na po itong binabahagi ng IMG. So back 2014 po, ang senador nagpasa din ng batas na ituro na po ito sa school. Pero ang IMG, 16 years na po itong binabahagi. Okay, so hindi lamang po kapag minsan kung napapanood ninyo, okay, sa DZRM, okay, so yung presidente ng company at mga executive vice chairman, sila po ay ini-interview at nagbabahagi tungkol sa tinatawag na financial education. Na-feature din ito sa TV tungkol sa ginagawa ng IMG, okay, to help individual at sa kalalong-lalo ng pamilya para paghanda ng kanilang future. Yan, so yan po ngayon nakikita niyo po natin na mismo ito ay lumalabas sa television. Tungkol sa tinatawag nating Global Financial Literacy Campaign na ginagawa po namin. So yan po ang purpose kung bakit nagtuturo po kami sa mga kapwa namin OFW. Si Corina bilang isang member ng IMG at isang IMG ambassadress, sa Facebook page niya makikita ninyo ang kanyang pagpupromote ng company na ito. Hindi lamang ang company ang pinopromote niya, kundi kung ano ang layunin ng company to help individual na sana, sabi niya dito, our country and the Filipino people will be financially literate, na maging matalino po sila pagdating sa pera. Ang IMG po ay may mga iba't ibang opisina po yan sa ibang bansa, kagaya ng Taiwan, Singapore, Dubai, Macau, Hong Kong. Ngayon po, may mga opisina din po yan sila sa Pilipinas, mga sa iba't ibang probinsya. Pero sa loob ng opisina na ito, ginagawa nila ang libreng pagtuturo lamang. Halimbawa, kung ikaw ay isang OFW sa Hong Kong, pwede po kayong pumunta sa office, sa day off po ninyo, at mag-attend ng libreng lecture doon. Libre lamang po siya. Wala po siyang bayad. Madami po kayong matutunan doon na makatulong sa inyo sa buhay pinansyal. Pagdating naman sa Pilipinas, sa Manila, yung main office mismo, yung financial center at headquarters ng IMG, makikita nyo po yan sa Makati, sa may King's Court dito, sa may Hill Puyat. So dalawa po yung financial center dyan at isa sa Cebu. Pero sa iba't ibang bansa, okay, so marami kayong, or sa iba't ibang probinsya, mayroon din po sila. Ito halimbawa, sa iba't ibang bansa, sa Europe, nagtuturo din po sila ng ganyan. Okay, so sa Istanbul last year, pumunta po ako para mag-share sa mga kapwa ko, kapwa natin OFW doon. Okay, tungkol sa financial education. So kasama dyan doon sa lecture na binigay natin, kung nagturo tayo yung mismo yung ambassadress ng Philippine Embassy. So dito sa Israel, ginagawa din namin na nagtuturo ng live. Pero dahil sa hirap ng trabaho at hindi naman everyday nakakalabas kami, ay ginagawa namin siya online. So kagaya ng pagtuturo na ginagawa ko ngayon ng video, so iyan ay isa sa mga paraan na ginagawa po namin para i-share yung advocacy. So ginagawa na po ito ng company for more than 16 years na. So 16 years na po nag-i-exist si IMG sa Pilipinas. At 16 years na siya nagtuturo ng solusyon sa mga problemang financial sa mga kapwa ko, OFW, at hindi lamang yan sa mga Pilipino.
ano ba yung sinasabi nating financial literacy? Sa lecture na maa-attendan ninyo sa webinar online, matutunan ninyo po kung ano yung tamang pag-iipon. Ituturo namin sa inyo kung ano yung sinasabi nating investing. Paano at ano ang tamang pag-i-invest. Ituturo namin sa inyo kung ano ang kahalagahan at bakit mahalaga na magkaroon tayo ng healthcare protection. Life and family protection, i-discuss din po natin yan. Death management, alam natin na mga Pilipino, karamihan, ay talagang lubog sa utang. Paano nila mamanage ang kanilang utang? Ituturo din namin sa inyo yung tinatawag na paghahanda pagdating sa retirement or yung tinatawag natin retirement planning. At higit sa lahat yung tinatawag na estate planning. Yung halimbawa, mga last will and testament ng mga properties mo, sinong tagapagmana. So, anong mga dapat mong gagawin pagdating dyan? So, yan po yung sinasabi natin na financial literacy subject. So, ito po yung mga topic na maaari naming i-discuss ng libre lamang po siya. Okay, so ang mission na ito ay ginagawa namin, lalong-lalo na nakapokus sa tinatawag ng mga OFW. Dahil una po, isa po akong OFW for 8 years na po. Okay, financial education for OFW, bakit kinakailangan? Unang-una po, nabalitaan nyo naman siguro na napakaraming mga OFW na umuwing walang-wala, bangkarote. So yan po yung isang katotohanan. Kaya minsan ang tanong namin sa kanila, ilang taon ka na nagtatrabaho bilang OFW? Yung iba galing pa sa ibang bansa, lipat sa kabilang bansa, lipat sa ibang bansa. Kumbaga naghahanap ng greener pasture. So yan ang isang buhay ng isang OFW. Pero hindi habang buhay. Ang lagi naming sinasabi sa kanila, hindi habang buhay ay OFW ka. Hindi habang buhay ay kaya mong magtrabaho. Ang lagi naming sinasabi, ano ang bubuhay sa iyo pagtanda mo? So dito sa lecture po na ito, malalaman ninyo kung paano paghanda yung sinasabi nating retirement. Okay, so ano kayong bubuhay sa akin pag nag-retire ako? Diba? So naalala nyo po si Lolo, napanood nyo po sa Jessica Soho Report, 69 years old na. Nagtitinda pa rin siya ng taho. Diba? So sa awa ng mga netizen, so binigyan po siya ng tulong. Napanood nyo po yung isang balita na kung saan ay yung isang dating principal ng isang school ay naging janitress sa kanilang school, di ba? So imagine nyo, ano ang nangyari? So ganyan ba ang mangyari sa atin pag nag-retire tayo? So hindi naman. So anong gagawin natin? So kailangan nating paghandaan yan. Kasi karamihan po sa mga Pilipino, pag nag-retire sila, okay, umaasa sila sa kanilang mga anak. 45% ayon sa pag-aaral, 45% ng mga retirado ay nakadepende sa kanilang anak. Either hindi ikaw or either yung magulang mo nakadepende sa'yo. Marami sa atin yan. So ano ang gagawin natin na para in the future ayaw kong umasa sa mga anak ko? Okay, so ituturo din natin yan. Kasi sa Pilipinas po, sa totoo lang, 2% lang ang malaya sa pera. 2% lang sa mga Pilipino na pag tumanda sila, nai-enjoy nila, nakakapasyal sila kahit saan. So ano yung tamang paghahanda? How to properly prepare for retirement? Yan yung isa sa mga matutunan po ninyo sa lecture na papasukan po ninyo. I-discuss din po namin about investing. Investment saan? Hindi ito quick money scheme. Hindi ito investment na kung saan pag pumasok kayo ay dodoble yung pera nyo at papangakuan kayo. 1 week lang, 2 weeks lang, 1 month lang, dodoble na ang pera mo. Ang daming nang ganun. Ang dami yung mga tinatawag na mga pangako na napapako. Ang daming mga Pilipino na naluloko. Diba? Napanood natin mula sa pagiging pulis, mula sa mga sundalo, mula sa OFW, maging ang mga artista. Imaginin mo, naluko sila sa mga quick money scheme investment. So lahat tayo gusto kumita. Pero ang tanong, ano yung tama? So investment sa mga companies na yan, paano ako makapasok dyan? Paano ako maging kasosyo ni Jollibee? Okay, tuturuan namin po kayo. Ang tawag po natin dyan, mutual funds at saka stock market investment. So paano ba yan at anong klase ba yan? Siguro napanood nyo si Piolo. Bakit si Piolo nag-retire at medyo 40 kahit hindi na siya sa magtatrabaho bilang isang artista? Ano yung in-advise niya? Sinabi niya, saving at saka invest early. Saan ako mag-i-invest? So maraming iba't ibang klase at uri ng investment. Pero itong sinasabi namin na mutual fund and stock market, ituturo namin yan. Bakit itong katulong ni Bo Sanchez? Kilala niyo si Bo Sanchez? Si Bo Sanchez yung katulong niya na kumikita 7 to 8,000 a month. Bakit ngayon isang milyonaryo? Anong ginawa niya? So sabi sa book, kung nabasa ninyo yan, may made invest in the stock market and become a millionaire.
Diba? So ituturo namin kung ano ang ginawa ng katulong ni Bo. At yan din ang isa sa mga topic na i-discuss po natin. Anong klaseng investment? Siguro narinig nyo na the Philippine Stock Exchange. So pag tinype mo yan siya sa Google search, makikita nyo kung ano yan at mare-research po ninyo. Yan yung investment sa mga companies. For example, Jollibee. Diba? So sa halagang 445 pesos, imaginein mo, maging kasosyo ka na ni Jollibee. Diba? Ni Jollibee Food Corporation. So paano ako maging kasosyo ni Jollibee? Kailangan ba akong pumunta sa restaurant niya para mag ano doon bumili ng shares? Hindi. So sa lecture, i-discuss po natin yan. Okay? At hindi lamang po yan, sa mga iba't ibang companies din. So malalaman at maano ninyo yan, matatalakay natin. So yan ay isang paraan po na ginagawa namin to increase our income. Kaya advice namin creating multiple sources of income. Paano ba ako mag-create ng mga multiple sources of income? Paano ko ma-increase yung savings at saka earnings ko? Okay, so lahat tayo gustong makapag-ipon, lahat tayo gusto kumita. Iyan ang isa sa paraan. Isa yan sa tinuturo po namin about saving and investing. Paano kumita yung pera nyo? For example, investing sa mutual fund. Nag-invest kami dito sa Phil Equity Fund. So last year, 2017, kumita kami ng 23%. So imaginein mo kung may 1 million ka, kumita ka na dyan ng 230,000 sa loob ng isang taon, di ba? So yung mga kasamahan namin, for example, nag-invest ng 100,000, kumita sila ng 23,000 pesos. Yung iba, 25. Okay, 25%. So yan lang po ang isa sa mga sample na ginagawa at tinuturo po namin. Dinidiscuss din namin dito yung mga bagay na kung saan pinaghirapan mong i-invest. Kasi karamihan sa atin, nag-i-invest sa mga sakahan, bahay, kundo, o di kaya bumili tayo ng sasakyan para pamasada, para kumita pa. Yung iba may savings naman sa banko. So dito malalaman ninyo, paano nyo proteksyonan yung mga bagay na pinaghirapan mo? Lalong-lalo na po pag dumating yung mga crisis. Maraming uri at iba't ibang klase ang crisis na dumarating sa buhay natin. At minsan, pag malakas yung crisis na ito, nauubos, okay, or biglang nauglaho yung ating mga investment. Isa na po dyan yung tinatawag na medical crisis. Pag tumama po ang major illness, ang sakit kasi hindi natin maiwasan yan eh. So, isa yan sa mga bagay na tinuturo natin na ang sakit ay malakas kumain ng pera. Okay, so dito, kagaya sa mga artista na nakikita ninyo, ang laki naman ng income nila, pero nung nagkasakit sila, halos naubos ang kanilang pinag-ipunan, yung kanilang investment, yung kanilang mga napundar. So dito, i-discuss namin ng maliwanag sa inyo kung ano yung mga paghahanda na dapat natin gawin. Ituturo namin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng healthcare protection, ng health insurance. Bakit importante po yan? Di ba? Kasi kung wala tayong mga healthcare, pag tumama yung sakit, okay, you may lose all your investment. Halos mauubos yung ating mga pinaghirapan. Minsan, ang nangyari pa, ibebenta natin mga properties natin. Diba? Or di ka isasangla. At ang malala nito, mababaon pa tayo sa utang. So anong sinasabi dito? Sinabi nga ni Bo Sanchez, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng insurance ay napakasimple lang. If God calls you home today, your kids won't go hungry. So yan, i-discuss natin bakit mahalaga na magkaroon ako ng insurance. Insurance sa aking sarili, insurance sa aking pamilya. Okay, so matutunan ninyo po yung kahalagahan nito at paano kayo mag-apply. Saan ako pwedeng mag-apply? Actually po, sa listahan po ng mga insurance commission, okay, so napakarami po doon na pwede ninyong applyan. Okay, pili ka lang po dyan. So kung alin ang pinaka-the best na applicable para sa'yo. May mga insurance po na 3-in-1 products. May kasamang health insurance, life insurance, at may kasamang investment. So yan po yung insurance na in-applyan po namin kahit nandito po kami sa abroad. So alamin po natin yan mula doon sa listahan ng mga insurance commission na kung saan mga registered insurance company sa Pilipinas or health maintenance organization or HMO, pwede kayong pumili at mag-apply kung anong pinaka-the best sa inyo. Pero isa sa mga in-applyan namin is yung 3-in-1 product na yung insurance na, may life insurance pang kasama, at tumutubo pa yung pera mo. So ituturo din po namin yan sa lecture. Hindi lamang po yan. Malalaman po ninyo kung anong ibig sabihin ng emergency fund. Lahat po tayo dumarating yung mga crisis sa buhay o crisis na kung saan hindi natin hawak yung mga bigla ang pangangailangan. Nawalan ka ng trabaho, hindi ka handa, may mga anak na nag-aaral, okay, nagkasakit yung parents mo, na ospital, kailangan mo ng pera, nabagyo yung bahay mo, nasira, kagaya nangyayari ngayon sa Japan. Diba? July 2018, diba? Tingnan mo, anong nangyari sa Japan? Lubog.
Diba? Nasira yung sasakyan mo. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin hawak at biglaan po ito. Ang tanong, saan tayo kukuha ng pera? Okay, so pag may mga emergency kasi, ang minsan pag wala kang savings, ang gagawin ng mga Pilipino, lalong-lalo na OFW, uutang yan. So ano yung emergency fund? So ituturo po natin yan sa inyo. So ang point ng ginagawa namin dito is to help you save more money. So maraming mga dahilan or paraan para tayo ay makapag-save ng money. Hindi ko alam kung kayo ay bumibili ng SM Advantage card na binabayaran natin sa SM. So ako kumuha din po yan. Halimbawa, Petron Value Card, pag bumili kayo ng gas, diba, sa Pure Gold. So maraming paraan para makasave kayo ng pera. Alam nyo po, pag makatipid tayo, okay, sa mga benefits na yan, ay isa yan sa tinatawag nating earning. So dito sa IMG, marami kayong mga benepisyo na pwede po ninyong ma-avail. Okay, so isa yan sa mga dahilan kung bakit ako nag-join sa IMG. So isa din yan sa mga dahilan kung bakit ako bumili ng SM Advantage card dahil gusto kong makatipid. The same thing applies sa IMG membership benefit. So ano po ang pwede ninyong matutunan dito? Okay, libreng financial education. Alam nyo ba kung ilan ang benepisyo ng IMG na pwede ninyong ma-avail? 23 benefits. So i-discuss natin yan, yung 23 benefits na yan, kung ano po yan. Okay, yung 23 IMG membership benefits. In summary, it will save more money. Malaking tulong ito para makatipid kayo ng maraming pera. Makakasave kayo ng maraming pera. Ito ang IMG membership benefits din, it will help you grow your money para lumago yung pera mo. At hindi lamang po yan. Sa IMG membership benefits, you will earn more money. So yan ang isa sa mga bagay kung bakit ako nag-join sa IMG, bakit ako sumali. Unang-una, bibigyan ko ng sample, libreng free financial education. Alam nyo ba sa Pilipinas, pag mag-aral ka about investment, financial money management, para kang pumasok sa school, para kang nag-enroll. May mga iba't ibang financial advisor sa Pilipinas na magagaling, mga financial consultant, na nagkakandak sila ng lecture, ng mga higher series of lecture. Kagayang itong FQ Bits Consultancy, na kung mag-attend kayo dito, ay talagang ma-i-enjoy nyo naman yung mga tinatawag na subject tungkol sa financial money management. Mga courses na ino-offer nila sa loob ng 3 araw. Okay, so magbabayad kayo ng 11 to 15,000 pesos. So imagine niyo 11 to 15,000 pesos. Kung wala kayong pambayad, okay, at kung basic lang naman ang pag-aaralan niyo, then why not na sa IMG kayo mag-attend ng seminar? So yan ay isa sa mga higher series of lecture lamang din. Okay, so doon pa lang, sa lecture pa lang, nakakatipid ka na. Itong mga financial planners natin sa Pilipinas, mga magagaling ang mga taong ito. At kung mag-attend ka ng mga seminar nila, mga lecture nila, of course, may bayad yon sa isang araw, dalawang araw na seminar. Pero madami kayong matutunan. So sa IMG, basic, pagdating sa financial education, kagaya sa ginagawa natin, libre lamang po yan siya. Okay, so pangalawa, membership discount for real estate. So imaginein po ninyo, SMDC, kilala nyo, Ayala Land, DMCI, Vista, Mega World, yan po ay partner ng IMG. Ngayon, kung gusto mong bumili ng kondo sa Ayala, sa SMDC, sa Mega World, imaginein mo makatipid ka ng 2 to 3%. Magkano yan? Yung kasamahan ko bumili ng kondo sa SMDC, nasa almost 3 million. Diba? Alam mo kung magkano natipid niya? Nasa more than 50,000, nasa almost 60,000. Bumili din yung isa sa kondo, nakatipid siya ng almost 80,000. So, instead na mapunta ito sa mga real estate agent, hindi mapunta na sa'yo. Diba? So, yan yung isa sa mga advantage. Isa sa mga advantage din, ang benepisyo ng IMG, itong tinatawag na services. Lahat tayo gustong bumili ng sasakyan. Okay, so isa sa mga kagandahan dito is yung benepisyo na sa tinatawag namin na auto program. Okay, so ikaw na mismo ang car dealer. Diba? So imaginein mo, makatipid ka ng 90,000 pesos. Bumili ang kasamahan namin ng Toyota Fortuner na nagkalaga ng 1.5 million. Okay, pesos. Alam niyo magkano natipid niya? Nasa 40,000 pesos mahigit. So ito naman, bumili ng sasakyan. Okay, Ford Ranger ang binili niya. At magkano natipid niya? 90,000 pesos. So imaginein mo kung gaano kalaki ang savings na na-invest mo dito. Okay, ang discount na nakuha mo dahil ikaw ay isang member ng IMG.
Di ba? So yan isa sa mga dahilan kung bakit kami sumali. Investment. Gusto ko mag-invest sa mga companies na ito. Of course, pwede yan. Pero pagdating sa mga kumpanya, meron tayong tinatawag ng mga agent. Talagang halos lahat may mga agent yan. Pero dito sa IMJ, okay, ikaw mismo, tuturuan kanila kung paano kayo maka-direct access. Sa pamamagitan ng IMJ, pagdating sa investment, makakatipid ka. Imaginein mo, 3.50% entry fees. Pag mag-invest ka sa mutual fund, sa halagang 10,000 or 100,000, sabihin natin, nag-invest ka ng 100,000, makakatipid ka doon ng 3,500 pesos. Tuwing monthly na papasok mo or investment, mag-invest ka or bibili ka ng shares, okay, so makakatipid kayo ng 3.50% sa pera na inano mo, na ini-invest. Na instead na yan, ay mapunta na yan sa ahente. Diba? So instead mapunta sa ahente, bumalik sa'yo. Okay, so ituturo natin yan ang kabuuan tungkol dyan. Kaya members discount, members benefits ay zero load. Wala kaming binabayaran ng entry fees. O yung sinasabi natin, sabihin na lang natin agent fees. Diba? Instead na mapunta sa kanila, bumalik sa'yo yung pera mo. Okay, exclusive, members only, unlimited check-up, unlimited free consultation sa mga Kaiser Medical Clinic. Magkano na po ba ang pa-check-up ngayon? 500, 400, 600? Diba ang mahal habang tumatagal, nagmamahal po yan. Sa IMJ, kung malapit ka sa Kaiser Medical Center, libre lamang po yan at unlimited po siya. Diba? So hindi po ba tayo nakakatipid ng malaking pera dito? So yan yung isa sa mga advantage. Ngayon, ang bago is a Globe is a partner ng IMG. O yan, kung gumagamit tayo ng Wi-Fi, diba? Gumagamit or Globe subscriber tayo, makakatipid kayo kung member kayo ng IMG. Diba lahat naman tayo gusto? Lahat tayo gusto kumita, lahat tayo gusto lumago yung pera natin, at higit sa lahat, lahat tayo gusto makakatipid. Sa pamamagitan ng IMG membership benefits, tutulungan po kayo kung paano po kayo makakatipid at paano palaguin yung pera ninyo, paano kayo kumita ng pera. So lahat yan, hindi lamang 23 po yan. Habang tumatagal, dumadami po ang membership benefits ng IMG. Okay, so isa sa mga inaabangan namin yung maging partner ng IMG, yung isa sa mga pharmacy. Imaginein mo pag ba bumili ka ng gamot, pag alam nila na member ka, i-discounted ka. So yan yung isa sa mga aabangan pa namin. So hindi lamang 23 yan. Habang tumatagal, dumadami yan. Ano ang purpose? It will help you save more money. It will help you grow your money. At marami po kayong matutunan. May papangako ko po sa inyo, sa pagdating po ng lecture, madami kayong matutunan. So ang summary lamang ito na para ma-realize ninyo or ma-encourage kayo na you can learn a lot. So pwede nyo akong i-add sa Facebook. Yan po yung pangalan ko. Or i-like yung page ko, John Ray Bautista. Diyan ang pupost ako ng mga bagay na kung saan tinuturo ko rin. At kung saan makukuha natin ng magagandang aral, mapupulutan natin ng magandang aral na makatulong sa atin sa buhay pinansyal. So ginagawa namin ang training na ito sa Zoom Cloud Meeting na pwede ninyong i-download gamit ang mobile phone ninyo. Kahit sa cellphone lang, kahit saang bansa ka, makakapanood ka. Okay, may mga recorded videos din kami na pwede nyo panoorin sa libreng oras po ninyo. So dito sa Israel, nagbibigay kami ng lecture ng 9:30 to 10:30 p.m. Israel time yan, pag summer. Pag winter, ginagawa namin 9 to 10 p.m. So ngayon, yan po yun dahil summer ngayon, so yan po yung oras. Pwede kayo mag-attend, pwede yung mga kaibigan ninyo mag-attend. At libre lamang po siya. Mapapangako ko po, madami po kayong matutunan. Okay, so kita-kits po sa lecture at marami pong salamat.